Bunsod po ng matinding pinsalang tinamo sa paghagupit ng Bagyong Paeng, isinailalim sa state of calamity ang bayan ng San Juan sa Batangas. Hindi naman alintana ang baha para sa marami na bumisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay sa ilang sementeryo roon. Si Ryan Lesiga sa report. Rise and shine, Ryan. Galing sementeryo sa San Juan, Batangas si Mang Marcelino at pabalik na ng Quezon. Pero hindi na pala siya pwedeng dumaan sa Del Rosario Bridge. Ito sana ang pinakamabilis na ruta pauwi sa kanila sa Sariaya. Agad na iniutos ng DPWH ang pagpapasara sa tulay na nagdurugtong sa bayan ng San Juan, Batangas at Chaong, Quezon. May nakita kasing sira sa ilalim ng tulay matapos ang Bagyong Paeng. Taka ako, bakit pagbalik ko, bakit ganito? Nagbawal na. Ay kung... Kaya kung bawal talaga na delikado, wala naman tayo magawa. Sa unang tingin ay akalaing mong ligtas, matibay at hindi naapektuhan nung manalasa ang Bagyong Paeng ang tulay na ito. Pero ang katotohanan, napakadelikado na ng tulay na ito dahil ang lupa sa ilalim nito ay kinain ng rumaragasang tubig baha kasabay ng pananalasa ng bagyo. Maging yung bagong gawang riprap sa gilid ng tulay na ito ay wala ring panama sa lakas ng bagyo. Matapos anurin ang Bantilan Bridge noong kasagsagan ng Bagyong Paeng, ang Del Rosario Bridge na sana ang mabilis na daan mula sa Batangas patungong Quezon, naglabas na ang DPWH ng alternatibong ruta. Samantala, nasa 50 milyong pisong halaga ng pananim ang nasira sa San Juan, Batangas, habang 750 million pesos naman sa sektor ng infrastruktura ang naapektuhan, kaya isinailalim na sa state of calamity ang bayan. Bale, sa aming kwenta ay 7.5 million lamang ang ating makukuha sa QRF namin and sa tingin ko hindi. Limited pa rin kaya kailangan namin talagang humingi ng tulong sa mga sa national government para mas mabilis kaming makaahon. Lubog pa sa tubig baha ang ilang bahagi ng San Juan Public Cemetery pero di ito nakapigil sa mga residente. Hindi naman po kasi minsan lang isang taon nangyayari ito eh. Na mabigyan natin ang pagkakataong madalo ang mga mahal natin sa buhay. Eh magtataga kami. Basta makapunta lang kami doon sa kanya. Magtatagal po ba kayo doon sa loob? Madali lang, basta matirikan lang namin siya ng kandila. Ryan Lesiga para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.